Gusto ko yung bike na CBR talaga. Dream bike ko yung CBR na Repsol na orange na yung ginagamit ni Marquez. Isa yun sa dream bike ko talaga. Pero hindi ko alam bakit gustong-gusto ko tong looks ng Ninja 300. So binenta ko yung isang CBR ko na same CC lang naman din para ma-achieve ko tong look na to. Sabi kasi nila, kung bibili ka ng bike, biliin mo yung gusto mong bike. So, sinunod ko. Gusto ko to eh. Pero marami mang nagsasabi na mas maganda yung Yamaha R3. Alam ko naman din yon. Pero, kasi mabigat tong Ninja 300 eh. Kumpara sa Yamaha R3, tsaka doon sa CBR, naka-level niya. Pero naka-drive na ako ng R3. Hindi ko siya gusto, parang mapayat siya sa feeling ko. Itong Ninja 300, medyo mas beefy siya tingnan. Tsaka pag sinakyan mo siya, ang dali niyang i-banking-banking. Pero meron akong kinakainisan na mga, yung parang stigma sa... Stigma ba tawag doon? Basta yung pag sinabi nila na beginner bike yung Ninja, yung CBR 150, ganyan. Eh, paano kung yung afford lang ng tao pang 150? O kaya scooter lang yung afford niya? Pero veterano na siyang rider, kunyari nagro-ride na siya since say 10 years na siya nag-ride, pero ang afford lang niya 150cc, o kaya yung mga scooter na ganito kamungay sa atin. Parang hindi mo ma-define yung rider sa bike na nira-ride niya. Ako kasi yung unang bike ko parang Suzuki Shogun na 125cc. So, na-enjoy ko naman yun nung kabataan ko. Nakakatakot naman tumang kahoy sa harap ko. Unahan muna natin to. Baka mga final destination. A few moments later. Sige, tawid na kayo. So yun nga, kinikwento ko yung unang bike ko, Suzuki Shogun na 125cc. Parang high school pa ako noon. Yun talaga yung first bike ko. Makukonsider mo talaga na beginner bike yun. Kasi, diba, semi-automatic siya. May cambio siya pero wala siyang clutch. Parang para sa akin yun yung basehan kung beginner starter bike yung bike mo eh. Parang sa Amerika kasi pag sinabi mong beginner bike, parang 300cc agad pinag-uusapan, o kaya 600cc eh. So hindi nila kinukonsider na bike yung mga mas mamababang CC, kamukha ng mga scooter, o kaya yung mga 150cc. Parang mali naman yun. Kasi kung ako mag-uumpisa pa lang talaga akong mag-bike, matatakot ako sa 300cc.
clutch, may, alam mo yun, may kadyot. Dapat mag-upisa ka munang matutunan yung throttle control mo. Ayan, yung mga ganyan, no? Yung semi-automatic na bike. O kaya, yung mga PCX, automatic na. O kaya, yung mga Honda Click, mga ganyan, no? So, yun lang naman yung opinion ko dun. Parang mali na sabihin mo na yung mga 300cc bikes, eh, or 400cc ay starter bike. May mga napapanood nga akong video, first bike nila 1000cc, tapos may babagsak lang nila. Pero hindi naman ito yung parang bike ko talaga na bike ko na nag-start ako. Sabi ko nga, nagkaroon ako ng Suzuki Shogun nung high school ako, 125cc. Nung bago dating ako dito, meron ako Z8 Kawasaki. Tapos nag-CBR ako. Tapos ito na ngayon. Pero nai-enjoy ko naman siya kasi hindi naman puro expressway yung daan dito, eh. Tsaka ang itali niyang igewang-gewang. O, tingnan mo. Highway. Pagka wala akong magawa sa weekend, naglalaro ako sa highway, eh. Ito Ninja 300. Makaka-overtake naman. Tapos hindi naman ako payat na ano. So kaya pa niya. Tapos mabigat din siya. So pareho kaming mabigat. Mas maganda naman talagang tingnan yung Ninja 300. Para sa akin, ha, kanya-kanyang opinion yan. Yung CBR ko kasi dati, ewan ko, naiirita ako dun sa side mirror, ay sa side mirror, sa indicator lights niya, para kang si Krabby Patty na nakalawit dyan sa gilid mo, pa ganyan yung signal lights and turn signals mo. Ito kasing Ninja 300 integrated lahat sa fairings niya. So, ang ganda. Sobrang sleek tingnan. Tapos, yung sa likod lang niya yung talaga yung pinalitan ko talagang. Dati kasi yun nga, nakalawit nga yung ano to. Nakalawit yung turn signals. Ayoko nung ganun. Parang hindi makinis yung lines ng bike. So, yun talaga yung una kong pinalitan. Tapos pinalitan ko agad yung license plate holder ko. Para sleek. Tingnan yung bike. Kasi yung stock na fender nito na kabitan ng license plate, parang Christmas tree na sa laki. Ang laki pa ng plate number namin dito, pa-square. So, hindi ko talaga feel. Tinanggal ko talaga yun. Tapos bumili ako ng integrated taillight. So, ang ganda niya pag sa likod. Yan ang tawag na ano, sexy back. Dami na din ako napalitan dito sa bike, eh. Yung exhaust niya, kasi itong handlebars, mas sporty na yung feel, mas may control na. Dati kasi medyo mataas, eh, parang Ninja 400, ganyan. Tapos in-adjust ko sa harap. Tapos completely adjustable siya lahat ng angles. Yan. Adjustable siya. Kung anong prefer mo. Pagka nag-highway ride ako, yung talagang maglalaro lang ako sa highway. Kasi mas trip ko yun, eh. Kaysa yung mga long rides. Mas trip ko yung maglaro sa highway. Yung mga dalawa, tatlong balik na ako doon sa malaking mahabang highway dito. Talagang pinipika ako lang yung cylinder door. Yung handlebar ko, binababa ko masyado. Na-adjust yan dyan. Pwede mo i-adjust.
mas may control ka sa straight. Para sa akin ha. Baka siyempre sa inyo iba yung settings. Kasi ito pinalitan ko na, adjustable na rin yan. Meron din akong stock na sun visor eh. Sun visor, windshield. Pinalitan ko na rin. Inalis ko, mas gusto ko yung black. Mas mas magandang tingnan. Kasi hindi naman ako nagtatak masyado eh. So, pointless naman. Naiiwan ko pa yung clear na windshield. Tapos nagpagawa ako ng fairing sa harap. Parang nabang tawag na winglet. Ano lang, mas lower tingnan. Pero nilower na yung harapan nito. Parang 1 cm para sa clip-ons. Tapos yung exhaust, acrophobic na short ba yun? Ewan ko. Tapos hindi pa ako nakakabili nung ano eh. Nung swing arms. Rear set ba yun? Oo, yun. Rear set tsaka swing arms. Papalitan ko din yun. Gusto ko blackout siya lahat. Pero wala pa kasing stock. Doon sa ano. Hindi ko naman gusto yung mga blue gold, mga ganyan-ganyan, parang nababaduyan naman sa mga ganun. Gusto ko aluminum lang na black. Mas maganda siyang tingnan. Malinis. Tapos nagpagawa rin ako ng parang fairings nito sa harap, pero hindi ko siya ginamit eh, kasi hindi ko siya feel. Nung nakikita ko siya sa picture, in order ko kasi yun sa Bangkok eh. So pictures lang yung nakikita ko, in order ko siya dun sa Warakon shop sa Bangkok. Gumagawa talaga sila ng mga fairings ng bike. Custom fairing siya. So nung nakita ko yung design niya na parang ZX-10R na mask, in order ko siya, pin-air ko siya dun sa winglet sa harap. Nung nakikita ko sa picture, magandang tingnan. Pero nung kinabit ko siya sa bike ko, parang hindi ko feel. Parang nawala na yung feel ng pagiging ZX3R ng bike ko. So tinanggal ko, iniwan ko yung winglet sa harap. Pero yun lang masasabi ko kung bibili kayo ng bike nyo. Or kung unang bike nyo man yan. Pwede nyo upuan, tapos i-feel nyo yung bike kung feel nyo talaga. Yung Ninja kasi medyo masakit sa kamay tsaka masakit sa likod. So, pili kayo ng comfortable na bike para sa inyo. Tapos, mag-practice kayo mag-bike kahit sa mga town lang, mga ganito. Huwag muna sa mga highway. So, yun lang. Magpa-bike ka. Pili ka ng bike na gusto mo. Tapos mag-aral ka, mag-multi mag-bike. Practice ka. Hanggang matutunan mo, tsaka ka mag-highway. So, yun lang mapapayo ko sa inyo guys ngayon. Kailangan ko ng bumalik kasi parang uulan na at kailangan kong magpagas. So thank you sa panood ng video, yung unang video ko, at sa mga sumusunod pang video, thank you ko na kayo ngayon dahil alam ko papanoorin nyo. Feeling yun. Tulong ako dito. So, thank you mga riders. Supportahan niyo mga local riders natin. Pati na rin dito kasi ako lang yata yung rider dito sa bike. Anyway, yeah. Thank you.